Samantala, sinusulong ilang mambabatas na ganap na ipagbawal ang hazing sa mga fraternity. Kabilang sa mga pabor sa panukala ay si Senator Mig Zubiri na makapanayam po natin ngayong umaga. Good morning po, Senator. Yes, magandang umaga, Igan, at sa tagasubaybay natin programa. Good morning po. Opo, sabi ni dating Senador Joey Lina, meron na pong anti-hazing law. At hindi na kailangang baguhin po ang batas, no? Dapat implementation. Pero iba naman po ang pananaw ng ilang, kabilang na kayo, na dapat ito ay umaayon na po sa panahon. Opo, alam mo, Igan, with all due respect sa ating idol na si Senator Joey Lina, ay 22 years na po ang pinasa po ang anti-hazing law. At marami na pong kasong hazing na nangyari. At nakita po natin yung mga legal loopholes, yung mga nagkaroon ng acquittals, yung nakalusot sa mga problemang ito. And one of them is sa title mismo na kanyang batas na an act regulating hazing. Mm-hmm. Ibig sabihin, pinapayagan pa nilang hazing basta may nagbabantay lang galing sa eskwelahan at may written notice sa eskwelahan at pwede pa, posible pa po magkaroon ng initiation rights. Mm-hmm. Kaya ang nangyari, talagang pag may initiation rights na at medyo ganadong-ganado at medyo taas na ang adrenaline nila, nagiging violente at may namamatay. Nakita naman po natin ilan ang namatay. Mm-hmm. So, kaya sa aming panukala, Igan, bawal na. The so mali prohibiting. Pala yung, mali po, Senator, yung anti-hazing law dahil pinapayagan ng batas. Yes, technically, kaya nakakalusot po itong mga illegal hazing activities dahil sa pangalan ng mismos ng batas ay mali na. Kaya papalitan natin at gagawin natin mas maigpit, Igan, no? Mm-hmm. Unang-una, kung nandun ka lang po sa hazing, hindi po kayo, maski na hindi po kayo kasali, nanunod lang po kayo, kagad-agad, reclusion temporal, that is 12 years to 20 years with a fine of 1 million pesos. Uh-huh. Sa lahat ng mga opisyalis ng fraternity, sorority at organizations, mga officers from president, sergeant-at-arms, lahat po ng pinuno, ay automatic reclusion perpetua o life imprisonment. Mm-hmm. At dito naman po sa mga talagang sumuntok, nagsagawa ng mental at physical torture, nanakit, ay automatic reclusion perpetua, life imprisonment, and 3 million peso fine. Kaya isisimplify po natin yung batas dahil yung original na batas, graduated po, napakaraming multa. Kaya minsan, imbis na hatulan ng reclusion perpetua o life imprisonment, nababagsak na lang po ng prison menor, prison mayor dahil meron pong ganung penalties sa existing law. Mm-hmm. Tatanggalin na po natin yan. Ngayon, napakabigat na ng parusa, kaya dapat ang mga fraternities at sororities, itigil na po nila yan. Okay. Pero itong problema, Senador, batay sa datos ng gobyerno, parang 3% lang po yung conviction rate sa mga nakaraangang kaso ng hazing. So, 75% ng mga suspect, una, hindi nahuhuli, pangalawa, ina-appoint pa uli sa gobyerno. So, ano pong nakikita niyong problema rito? Tama po, Igan, na sa akin nga yung PNP statistics. Mm. Sa lahat po ng kaso ng hazing na nahawakan po ng PNP, there are 393 suspects, almost 400 suspects. Almost 300 or 296 are at large. Hindi pa nila mahuli-huli. At yung conviction rate lamang ay 15 ang na-convict dito sa ating batas for a total of 3.8% conviction rate. Napakababa. Mm-hmm. Kaya dapat tignan natin yung pagrepaso at pag-amenda ng ating batas dahil hindi naman lahat ng batas sa Igan ay parang Biblia that is written in stone. Pwedeng through the years, no, katulad ng ating dangerous drugs law, na-amendahan po yan through the years, nung makita po natin may mga legal impediments at mga loopholes na lulusutan po ng mga kriminal. Opo. Kaya yan po ang gagawin natin ngayon. Malapit po kayo sa pamilya at ngayon nga po ang libing nitong si Acho. Pero ito nga ho, anong reaksyon nyo sa takbo ng kaso? Wala pa rin yung search warrant para mapasok mismo yung parang crime scene, ano? Yung fraternity library po. Opo. Ng Aegis Juris. Nakipag-ugnay na ho ba kayo sa ating mga otoridad? Actually, nung hearing, tinanong po namin yun nung Lunes. At hindi po kami makapaniwala na wala po silang makuhang search warrant sa isang korte para dito sa tanggapan ng Aegis Juris sa kanilang fraternity library. I can't believe it. It's unbelievable. Pero uh-huh. I hope and pray na mag-double time po sila dyan dahil baka nalinis na po yung lugar at baka tinanggal na po yung mga critical physical evidence na kailangan po ng MPD. So, mm-hmm. the soonest possible time, dapat lumakad na sila at makuha nila yung kanyang, ang search warrant. At importante po dyan na Igan, para hindi naman
sayang, hindi po, kailangan po natin makamit ng hustisya si Acho Castillo. Huwag po nila sayangan yung kasong ito, isayang at dahil sa mga technicalities, baka matalo pa tayo sa Court of Law. Katulad ng ginawa nila kay Solano, na imbis na po nag-preliminary investigation, kagad-agad inquest proceedings na, eh hindi naman siya inquestable dahil siya po ay nag-surrender, hindi po siya hinuli. Uh-huh. Kaya wag po sana natin sirain yung case na to by technicalities. Okay. Senator, oo, yung mga magulang ho kasi ni Acho ay talagang tutol na maging state witness itong si Solano, ano? At sinasabi naman ng police na po pwede pa rin na maging state witness nga ito, lalo na kung ito yung nag-tell all dun sa executive session. Kayo po, ano pong opinion nyo dyan? Well, okay po ako dahil sa mga sinalaysay po niya, medyo galit po siya dun sa mga brads niya na pinangalanan po niya anim na fraternity members na nandun po sa scene of the crime at isang non-frat member. So, magandang statement po yan, and I think the DOJ should look into a possibility na pwede siyang gawing state witness, dahil directly pinpoint niya po sino yung mga nandun. At dito sa ating batas, sa anti-hazing law, the original law, automatic po yan. Basta you're the scene of the crime, you were part already of the, you were present during the initiation and hazing, may sala na po kayo. Pwede na po kayo kasuhan. So, napakahalaga ang testimony po ni Mr. Solano. Okay. Senator, kung nagiging ugat lang din ang karahasan, dapat bang ipagbawal na lang yung fraternity na nagsasagawa ng initiation rites o hazing? Dapat bawal na po, Susan. Mm-hmm. Alam mo, in this day and age, no, parang nagugulat pa nga yung mga taga-abroad nung pinapadalan po ako ng mensahe sa Facebook page ko na bakit ganito pang mga barbaric acts na ginagawa sa ating mga kabataan. You have to remember, Susan, ito po magiging, ito mga estudyanteng ito, law students, professionals, ito po yung magiging tagabantay dapat ng ating mga batas. Uphold the law. Mm-hmm. They will take an oath to the Supreme Court pag napasa po sila sa, naipasa na po nila ang kanilang bar examinations. And in that oath, they will promise, they will uphold, promise to uphold the law and use the law to help the defenseless. Eh kung sila mismo ang naglalabag sa batas, ay dapat siguro may tigil na po itong klaseng hazing rights na ito. And yan pong gagawin namin. At nagpapasalamat po ako sa Senado. Of course, Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, si Senator Coco Pimentel, of course, our co-authors, Senator Sherwin Gatchalian, and myself are going to pursue this to the very end. Hindi po namin titigil ang advocacy na to. At gusto po namin maipasa ang amended anti-hazing law, hopefully before December. Okay. Senator, ayan, Igan, meron ka pang tanong kay Senador. Hindi, usap-usapan daw, Senador, sagutin kita, yung hindi mo daw pagpirma kasama ng anim na senador sa isang resolusyon na nananawagan sa gobyerno itigil ang pagpatay sa mga kabataan. So, taliwas daw ito sa paninindigan mo ngayon kay Acho. So, kayo na magpaliwanag, Senador. Oo nga po eh. Alam mo, hindi naman ako dinapitan nila eh. Sana para dinapitan po nila ako. Oh. Walang lumapit sa akin, walang lumapit kay Senator Villar, walang lumapit po kay Senator Gordon. Sila mismo tinawagan ko kagabi, wala daw lumapit. Pati usually kasi yung mga staff na nagpapaikot ng mga resolution na yan, kinokontak po ang mga staff namin para pirmahan po namin ang resolution. Walang lumapit sa amin. Kaya na yung araw na to, magpa-file din po kami ng resolution. Hindi lamang kabataan ang gusto po namin imbestigahan, pati yung lahat-lahat na ng EJK, dapat maitigil na po yan. Okay. Senador, maraming salamat sa panahon ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Senator Migs Subiri.